Hi, magandang araw sa iyo Sir Paul at sa lahat ng inyong supporter. First time ko lang po magpapadala ng kwento sa inyo, pero sana isa ito sa mapili ninyo. Ako nga pala si Carlo. Taong 2010, sa Isabela pa po ako nakatira. Doon kasi talaga ang pamilya namin, as in lahat ng angkan. Nasa edad 17 pa lang ako na makaranas ako ng inkwentro tungkol sa aswang. Hindi naman gaano nakakatakot, kasi ang dami nangyari na kalokohan. Kasama ko kasi ang mga pinsan ko na pasimuno. Magsabi kasi nila, maghanap daw kami ng aswang. Bali, pagka-uwi namin school, tatambay muna kami sa batis na nadadaanan namin. Isang hapon, napag-usapan namin ng pinsan ko ang tungkol sa mga aswang. Siyempre dati, hindi pa kami naniniwala doon. Pero may isa talaga sa amin na mapilit. Totoo daw ang mga aswang. At ang gagong yun ay si Daniel. Siya rin ang una nagsabi na maging aswang hunter daw kami. Pumayag naman yung dalawa ko pang pinsan na parang tanga. Siyempre, ayaw ko naman masabihan ng KJ. Kaya wala akong nagawa kundi sumama sa kanila. Kung saan saang lugar po kami napadpad. Siyempre, sa loob lang din ng Isabela. Isang araw na wala kaming pasok, may natagpuan po kaming isang kubo sa gitna ng gubat. Mukha kami mga siraulo noon kasi inisip ko agad namin na aswang ang nandoon. Wala pa kasi mga gadget noon kaya hindi namin na-record yung mga pinaggagawa naming kalokohan. Ilang araw namin pinalikan ang natagpuan naming kubo. Napag-alaman namin na tinitirahan yun ng isang matandang babae. Etong pinsan ko na si Janjan, ang sabi niya, baka raw manananggal yun. Kadalasan daw kasi ng manananggal ay puro matatandang babae o di kaya naman dalaga, para makasiguro kami kung manananggal o aswang ba ang matanda, pumalik kami ng gabi. Medyo malayo-layo sa city proper ang kubo na iyon, kaya sa totoo lang, medyo kabado kami. Si Janjan at Daniel ang lumapit sa kubo. Total, sila naman ang pinakaprosigido na gawin yun. Tapos kaming dalawa ni Jello, nakatago lang sa mga halaman, nakatanaw sa kanila. Natanaw namin na nakapunta sa harapan ng kubo yung dalawa. Mukhang wala po yata ang matanda doon nung panahon na yun, kaya malaya silang nakasilip sa kubo. Nakita pa namin silang dalawa na sumenyes na walang tao, kaya lumapit na rin kami. Hindi na kami pumasok sa loob ng kubo, sumilip lang po kami. Masasabi kong kakaiba po talaga ang pakiramdam namin sa lugar na iyon. Kasi nakapagtataka na sa tanda ng babae na yon, eh bakit siya lang ang mag-isa sa kubo? Tapos wala namang gaanong gamit sa loob ng kubo. Meron pa po kami naaamoy na mabaho na ewan. Nang paalis na po kami, naramdaman namin na meron paparating. Rinig na rinig kasi yung apak ng paa sa mga tuyong dahon. Mabilis kami nagtakbuhan sa likod ng kubo. Nakaapak pa nga ako ng tain ng kambing yata yun. Dumating yung matanda. Narinig namin umakit siya ng kubo. Kami naman, nagpunta sa may silong. Habang nasa ilalim kami, napansin naming parang huminto sa paglalakad yung matanda. Para siyang nakikiramdam. Takot na takot si Janjan. Naihipa nga ang loko sa sobrang kabado. Dahil nangangamba kami na baka nga manananggal ang matanda, nagsitakbuhan na kami. Wala kaming pakialam kung habulin kami na matanda. Hindi rin kami lumingon sa likod namin. Hindi na namin alam kung nakita ba kami ng matanda o ano. Pag-uwi namin, pinag-usapan kaagad namin ang nangyari. Hindi satisfied si Daniel kasi wala naman daw kami nakuwang sagot kung totoo bang manananggal ang matanda gaya ng sabi ni Janjan. Kaya makalipas ang dalawang araw, nagpa siya po kaming bumalik. Pasensya na kung medyo nagiging judgmental kami sa matanda, pero noong time na yon, mga immature pa kami. Basta kung ano na lang ang maisip, igagawin. Bago kami nun bumalik, inaganda kami ng mga gamit na pwede naming ipanlaban kung sakaling totoo nga aswang ang matanda. Nang makarating po kami, palihim po kami nagmatsyag sa tapat ng kubo. Nang mainip kami sa kakahintay, inagpa siya na kami lumapit. Hawak yung mga stick na matutulis at mga talin na panghampas. Nagpunta kami sa harapan ng kubo. Laking gulat namin nang biglang sumalubong sa amin ang matanda na papalabas ng kubo niya. Nagtataka ang mukha ng matanda sa ginagawa namin. Isa pa, mukha rin kaming tanga. May mga nakatali pa kaming panyo sa noo namin.
Tinatanong kami ng matanda kung ano ang ginagawa namin sa lugar na yun. Hindi naman kami makasagot. Pero ilang sandali lang, nagsalita si Janjan. Nakakainis siya noong time na yun. Kasi parang wala siyang utak. Manananggal po ba kayo? Natatakot na tanong ni Janjan. Parang gusto kong batukan sa puyo si Janjan. Kasi hindi pa nga kami sigurado kung manananggal yun. Kita sa mukha ng matanda na na-open siya sa sinabi ni Janjan. Umiling lang ang matanda at nagsabing hindi raw siya aswang. Kahit hindi pa namin siya tinatanong, kaya lang daw siya tumira sa gubat kasi wala na siyang matirhan. Ewan ko po Sir Paul, pero naawa ako sa matanda. Parang nakalimutan ko agad ang pakay namin. Pero bumubulong sa akin si Daniel na huwag basta-basta maniniwala. Magaling daw talaga manloko ang mga aswang. Pero yung pakiramdam ko talaga noon ay hindi aswang yung matanda. Kaya ang ginawa ko noon, nagaya na lang akong umuwi. Ako na yung humingi ng paumanhin sa matanda at numiti lang po siya sa amin. Hindi matahimik ang katawang lupa ni Janjan at Daniel habang naglalakad na kami pa uwi. Pinagtatalunan pa rin namin yun hanggang sa makarating kami ng batis. Huminto kami saglit at nag-usap-usap. Mga ilang minuto yata kami nagpapahinga noon kahit madilim. May dala naman po kaming flashlight. Habang nag-uusap kami, may narinig po kaming boses. Boses po ng babae yun. Parang may sinasabi siyang kung ano-ano na hindi namin maintindihan. Sobrang tahimik sa batis, kaya dinig na dinig namin ang babae. Hinahanap namin ang boses, hanggang sa makita namin ang isang babae na nakatalikod. Tapos nakataas ng bagya yung damit niya. Para siya nag-oorasyon doon sa likod ng puno. Maingat kami nanood kung ano po yung ginagawa niya. Hanggang sa manlaki ang mga mata namin. Kasi parang magic na humihiwalay yung katawan ng babae sa bewang niya. Napasigaw ng mama si Janjan. Tapos noon, humarap sa kinaroroon na namin yung manananggal. Siya ang manananggal. Yung babae na yun, tinubuan na ng malapanikin pakpak. Napakalaki noon. Agad kami nung napatakbo. Sa sobrang pagmamadali, nasa bunutan ko si Jello. Nagmurahan kami na nagmurahan at muntik pa kami magkasuntukan habang tumatakbo. Naihi naman sa pajama nun si Janjan. Karipas ang takbo namin kasi hinabol po kami ng manananggal. Si Janjan walang ibang bukang bibig kundi yung matandang babae kanina. Ayaw daw kasi naming maniwala. Sa pagtakbo namin, hindi naman namin napansin kung saan na kami nakarating. Bigla na lang namin nakita yung kubo ng matanda. Takot na takot kami kasi baka rin nandun na kaagad yung manananggal. Napahinto kami sa harap ng kubo. Hindi namin alam noon kung ano ang gagawin namin. Hanggang sa hindi na kami nakatiis, pumasok kami ng kubo at sinara namin ang pinto. Pagpasok namin, nandoon ang matanda na pinaghihinalaan naming aswang. Gulat na gulat ang matanda sa pagdating namin. Noong pagkakataon na yun, inakumpirma na namin na hindi manananggal ang matanda. Kasi yung manananggal, inasa labas po ng kubo noong time na yun. Nang tinanong kami ng matanda kung ano ang problema namin, sinabi kaagad namin na may manananggal na humahabol sa amin. Hindi nagdalawang isip yung matanda na tulungan kami. Sinara niya ang lahat ng bintana pati ang pinto. May kinuha rin siyang itak na ginagamit niya daw sa pangsibak. Naririnig pa namin sa labas yung manananggal. Mas lalo pa po kami natakot nang maramdaman namin na ginagalo ng manananggal ang bintana. Pawid lang po yun, kaya nasisiguro kong madali lang pong masira. Hanggang sa bumuwad na nga sa amin yung pinakapangit na mukha sa buong mundo. Madilim sa part ng bintana, kaya ang nakita namin doon ay mahaba ang buhok niya, tapos medyo kulubot ang mukha niya. Hindi ko alam, parang gago si Daniel. Tumakbo siya palapit sa bintana, tapos nag-spray siya ng alcohol sa mukha ng manananggal. Hindi ko alam kung bakit siya may baon na ganun. Pero ewan ko ba, gusto ko sanang matawa nun. Kasi nakita namin sa labas na pagyawang-yawang sa paglipad yung manananggal. Nakita namin ilang beses siyang bumangga sa puno ng nyog. Nahilo siguro sa kakabangga, kaya siguro bumagsak sa lupa. Lumabas pa ng kubo si Daniel para sana ibuhos yung natitirang alcohol. Kaso biglang nahimasmasan yung manananggal. Kumaripas ang takbo pabalik si Daniel. Halos mangyayak-ngyak siya nung madapa siya sa hagdan.
Tumama sa agdan yung buto sa paa niya, yung gitna ng paa at ng tuhod. Alam niyo naman siguro kung gaano kasakit yun. Dahil doon, muntik na siyang madagit. Pasikat kasi ang gago. Nung time na yon, wala na po kaming alam na paraan kung paano makakaalis doon nang hindi nasasaktan. Putnang puta na si Janjan, habang si Jello naman parang batang umiiyak. Ako naman noon, inagdarasa lang. Pero yung kasama naming matanda, bigla po niya binuksan ulit yung pinto ng kubo. Hawak po niya itak. At humanga kami nang hamunin niya yung manananggal. Hindi kami makapaniwala na kung sino pa yung hinusga namin, siya pa pala ang tutulong sa amin. Paglingon ko naman kay Jello, ang tarantado, nakita kong kinakain niya yung mangga na nasa lamesa ng matanda. Hindi pa yung nababalitan, pero pinagkakagat na niya. Si Jello kasi e ganun, kapag sobra nang natatakot, kailangan niya kumain para kumalma. At yun na nga po, kitang-kita namin kung paano hatawin ng matanda yung manananggal. Hindi man natatamaan, pero at least, alam ng aswang na yon na hindi kami natatakot. Mali, takot pala kami. Kasi nung oras na yon ay si Lola lang ang matapang sa amin. Siguro, tumagal po yata ng 20 minuto na ganun lang ang nangyayari. Hindi ko alam kung paano nataboy na matanda ang manananggal. Pero thankful pa rin kami. Kasi tuloy na ngang nawala yun. Baka natakot siguro. Nung makabelo na kami, niyaya na namin yung matanda na sumama sa amin para makalayo doon syempre. Pero tumanggi lang siya. Nagpahatid na lang siya sa amin sa may bayan. Meron pa raw kasi siyang kapatid doon at doon muna titira dahil nga sa nangyari. Pagdating namin doon, agad niyang ikinuwento ang nangyari sa amin. Nakakahiya nga kasi amoy na amoy yung panghay ni Janjan. Natuyo na yung ihi niya dahil sa takot. Pagkatapos noon, nagpasalamat kami sa kanya. Humingi kami ng paulit-ulit na paumanhin. Naunawaan naman ang matanda yun, kaya wala kami naging problema. Iniwan na namin yung matanda sa kapatid niya. Tapos kami naman, mag-uumaga na nang makauwi. Pag-uwi namin, nakaabang na yung nanay ni Janjan. May hawak siyang kawayan na manipis. Tapos automatic na humagapit sa likod niya. Naawa ko na kaunti kasi ang baho na nga niya. Napalo pa ni tita. Nagdahilan na lang kaming apat noon kung bakit kami inumaga. Alam namin na hindi sila maniniwala kung ikwento namin ang na-experience namin. Pero ang pinakamahalaga sa nangyari, napatunayan namin na totoo ang manananggal o mga aswang. Magmula rin na mangyari yan, tinuturing na naming mga aswang hunter ang sarili namin. Nasundan pa ng sundan ang paghunt namin ng aswang, pero sa kasamaang palad, hindi na kami nakatagpo. Pero inaral namin ang mga bagay na may koneksyon sa mga aswang o iba pang elemento para bang mas lalo kami naging interesado sa mga ganung bagay. Mula nang makaikwento na namin yung manananggal na muntik na mabulag dahil sa alkohol. Para sa amin, nakakatakot po ang karanasan na iyon. Madami din kami natutunan. Isa na roon ay huwag tayong masyado maging mapanghusga, lalo pa't wala tayong alam sa buhay ng iba. Matuto tayong palawakin ng kaalaman. Nang sa gayon, hindi tayo kaagad humuhusga, nagmumukhang tanga at katawa-tawa. Sinubukan namin bumalik ulit sa kubo na matanda, pero makalipas ng ilang mga buwan, hindi na namin siya nakita roon. Siguro maging siya ay natakot din. Pero pinupuntahan naman namin si Lola sa kapatid niya sa may bayan. Madalas, dinadala namin siya ng mga pagkain, mga prutas o kung ano-ano. Kung minsan, doon na rin kami natambay sa kanila kaysa sa may batis. Siyempre, bilang ganti na rin at pasasalamat sa pagligtas nga sa buhay namin. Sa ngayon, may mga asawa na kami at kahit kailan, hinding-hindi namin makakalimutan ang manananggal na nakita namin. Dahil para sa akin, siya ang pinakapangit na nilalang na nakita namin sa mundong ito. Hanggang dito na lamang Sir Paul. Maraming salamat at mabuhay ang lumalago ninyong channel. Keep safe and stay healthy sa ating lahat. Thank you.